Ayan, ha? So, ayaw talaga mag-start, eh, no? Isa pa. Ayan. Ayaw magtuloy, mga tol. A few moments later. Ayan. So, start natin. Okay, start ito pare. Oh. Ayan, mga tol, mahanda na. One click. One click na lang siya ngayon. Patayin natin. Okay, pindot lang, pindot. Eh, yun, oh. Yo, what's up? Magandang araw mga tol. Welcome back sa ating YouTube channel. Earth Moto po. So, meron tayong customer dito, TMX 125 Alpha. Ayan, oh, parang mox. So, itong motor niya, minsan umaandar, minsan hindi, matagal umandar. Tapos, sa starter, ayaw talaga umandar sa starter, ayaw mag-start. So, ang sira nito, yung kanyang primary, ayan, sa may stator. So, kaysa magpalit tayo ng stator na disposable, yung nabibili. Dahil kasi mga tol yun, hindi tumatagal yun eh. Marami na akong na-experience na ganun. Halos 2 buwan, 3 buwan lang, ganyan. Minsan, 4. Swerte na pag umabot ng taon. So, sinadjust ko sa kanya, magpalit na lang kami ng CDI. Ito yung kanyang dating stock na CDI, ito. So, i-convert natin ng 4-pin CDI, ito. Makoto, ayan. Pang ano siya, pang Lipan 110, ayan. So, ito yung CDI nyo. Ayan, 4-pin. So, battery operated. So, ito ang gagamitin natin para hindi na siya magpalit ng stator. Kasi stock ng stator niya. Malakas magkarga, iba kasing stock eh. Tumatagal talaga siya. Eh yung nabibili nga, habi ko nga, disposable, saglit lang. Kaya ito, ano lang tayo, mag-convert lang tayo ng CDI. Ang presyo nito, mas mura to kaysa sa stator. Ito, ayan, Makoto. So, mag-convert tayo, itong socket niya papalitan natin. Itong socket na para dito. Tsaka lang tayo magwa-wirings ng konti. So, ituturo ko sa inyo kung paano mag-convert ng 4-pin CDI dito sa TMX 125 Alpha. So, ayan, pinabaklas ko na pala sa kanila yung tangke, tsaka yung upuan, ayan, tsaka yung mga flarings para makita tong CDI. Ito, nasa ano siya, nasa ilalim ng tangke, kaya pinabaklas ko yung tangke. So, dyan tayo magwa-wirings. So, simulan natin. So, ayan mga tolo, testingin natin yung CDI niya, ito. Yung stock niya CDI. Ayan, ha. So, ayaw talaga mag-start, ayan, no? Isa pa. Ayan. Ayaw magtuloy, mga tolo. Kaya tayo magpapalit ng CDI. So, ayan. So, tanggalin mo na itong mga socket niya. Ayan. So, tanggalin natin itong mga tape para makita natin yung kanyang wirings. So, ito mga tol, yung ating bagong socket ng CDI 4-pin. Ayan. So, hindi na siya color coding, kaya huwag nyo nang susundan yung kulay niya. Dahil, wala akong mabiling socket talaga nito pang 4-pin eh. Ginawan ko lang siya. Yung mga socket lang na ano to. Yung mga tira-tira kong wirings. Ayan. So, itong ano niya, ayan, dito tayo magsasakit CDI.
Saksak muna si Jay, ha. Saksak mo lang muna. Yan. So, ayan. Pag-convert ng si Jay, mga tol, ayan, ganyan. Yan. Iaangat yung ganyan. So, itong sa may... Ito, itong taas, sa may left side. Itong sa may taas na to. Sa ano to? Sa pulser. Ayan. Sa pulser ng ating... stator, may magneto, ayan, ito ang pulser, ang kulay ng pulser, itong TMX 125 Alpha, itong blue na may lining na yellow, ayan, yan yung pulser coil nya. So dito yan sa may left side pat sa taas, ayan, ito sumunod, itong sa may left side sa baba, ito yung ating ground, ayan, ground na CDI. So, ang ground nito, nung dati niya sakit, green, itong green na may linyang puti, at saka itong solid na green, ayan. So, pinagsama ko siya, ayan, pagsamahin nyo, kasi pag di nyo pinagsama yan, hindi magalabas ng kuryente. Kasi ang dati niyang sakit is 6 pin. So, nag-convert tayo ng 4 pin, kaya yung dalawang wire, hindi na sana magagamit. Itong isang ground, tsaka yung green na may linyang puti. Ayan. Itong green na may linyang puti, mga tol, ano to, ito yung ground ng ano to, ng pulser. Ayan. So, isama nyo lang siya sa may ground, sa may kulay green. Ayan, itong solid na green. Ayan. Pagsamahin nyo, tapos, itap nyo sa may socket ng 4-pin CDI sa may left side, sa baba. Tapos, dito tayo sa may right side sa taas, mga tol, ito yung papuntang ano, ignition coil. Papunta siya rito. Ayan. Ayan, no. Itong yellow na may linyang kulay green na wire, ayan. Ito yung ignition coil. So, ito siya. Ayan. Ayan yung ating ignition coil. Diyan ko tinap yung sa 4-pin CDI natin, itong right side sa taas. Ayan, dun niya nakatap sa may papuntang ignition coil. Tapos dito sa baba, sa may right side sa baba, ito. So ano yan eh? 1, 2, 3, 4. So yung number 4 na ating 4-pin CDI, dun ko tinap sa may black na may linyang red. Ito yung primary coil nitong dati niyang stator. So magwa-wirings pa tayo dito. Hindi ba natatapos dito ang ating pag-convert? Ano pa lang yan, mga tol, sa socket pa lang ng 4-pin CDI. So ulitin ko, ito yung number 1, number 2, number 3, number 4. So yung number 1 sa may pulser. Papunta galing sa ano to, itong blue na tong wire to. Galing sa may stator. So yung number 2 natin, ito yung papuntang ignition coil. Ayan, dito. Papunta rito to. Itong dilaw na may linyang green. Tapos itong ating number 3, ito. Ito yung ground. Ayan. So yung ground, yung green, tsaka yung green na may linyang puti, pinagsama ko. Ayan, o. Dito yan, nakatap sa number 3. Tapos itong number 4, dyan nakatap sa may black na may linyang pula. So, di ba dito natatapos? Ito ngayon, mag-wirings tayo sa ilalim. So, hanapin nyo dito sa ilalim. Ayan, ito yung dugtungan nila eh. Ayan ang dugtungan nila. Ito yung pulser. So, ito yung ground ng pulser natin. Tapos, ito yung ground ng ating body ground ng motor, ito yung green na yon. Tapos itong pinaka primary, itong linya, itong black na may linyang pula, ito yan, mga tolo, ayan. Ito. So bubunutin natin yan. Ayan. So ayan, mga tol, binunot na natin. So ito, dahil patay na yung kanyang primary, sira na. Ano na to? Puputuloy natin to. Ayan. Ayan mga tol, oh. So pare, patuloy mo nga dito. Gupitin mo.
Ayan, flies. Sagad mo na. Huwag ka magigil. Sige, makasagad mo. Sa dulong-dulong ano. Ayan. So, ayan o. May palamantan o. So, ito. Itong pinutol natin na to, babalik natin dito mga tol yan ha. Babalik natin. Pero ito, itap natin to sa may accessories wire. Accessories wire nitong Honda TMX na 125 kulay black. So dito na, dito lang sa malapit, ayan o. Kulay black, ayan. So para malaman nyo kung ano yung accessories wire, gamit ulit kayo ng tester light. Kasi tester light natin pare. So itong tester light para malaman nyo kung ano yung ano, accessories wire. So ayun yung black nito. Bunutin muna natin ito. Ayan, ito yung sa may stoplight switch natin eh. Itong black na to, yan ang accessories wire. So, sundot tayo dyan. Yung isang paa ng ating tester. Ayan. Tapos, itong isang wire ng ating tester light. Layo mo konti, layo mo. Tap na rin sa body ground. Or sa negative ng baterya. Ayan. Ayan, yung malagay. Tap, susi mo pare, susi. Ayun, umilaw siya. Patayin na pare, susi. O, susi mo ulit. So, ayun. Sige, patayin mo na. So, ayun mga tol, doon yung malalaman kung saan yung accessories wire. Gamit kayo ng tester light. Ito mga tol, napaka-importante nito pag nag-wirings kayo. Gawa lang kayo yan. Ginagawa ko lang yan. So, itong accessories wire natin, itong kulay black. Ayan, nakita na natin. Diyan ngayon natin itatap itong pinutol natin. Ayan. Sa black na yan. So, itap na natin. So, ito mga tol, oh, ayan. Ito yung accessories wire, itong black. Tinap ko yung pinutol natin. Ayan. So, ikabit ito, babalik natin dito sa dati niyang. Ayan. Babalik natin yan. So, iti-tape muna natin itong mga to. Para natin, bago natin matesting. Ito, tape natin. Tsaka itong mga nandyan. Ayan. So, nga pala, ito palang isang wire na to. Baka itanong nyo, itong black na may linyang puti, wala na yan. Bakante nyo na yan. Bali, ano yan, kill switch. Ito, kill switch siya. So, wala na yan. Bakante nyo na yan. So, itip na natin. So, ito, naitip ko itong kanyang bagong CDI, itong 14 CDI, ito, silyado na yan, ayan. Tapos dito mga tol, ayan, naitape ko na rin tong ating tinap na accessories wire, ayan o. Oh. Ayan. Pinalik ko na rin siya, ayan, pinasok ko na yung pinaghiwalay natin kanina. So, isara na natin, balik na natin. So, testingin muna natin mga tol, ayan. Susi natin. So, start natin. Okay, start ko pare. Oh. Ayan, ito, mahanda na. One click na lang siya ngayon. Patayin natin. Okay, pindot lang, pindot. Eh, yun, oh. So, ayan mga tol, one click na lang siya. So, sasara na namin itong lahat. Iti-tape na namin yung mga pwedeng, ayan, lahat ng ano. Talagyan na namin yung tangke, tsaka yung mga binakalas. So, yung kadena niya, pina-adjust na rin, pinaputulan pala. Tsaka yung shock sa harap, yung oil seal, nagpapalit na rin siya. Ayun. Ayan mga tol, pagka ganito ang problema ng motor nyo, minsan, umaandar siya sa kickstarter, pero sa start, sa push button, ayaw umandar, kahit bago yung baterya nyo, kahit malakas yung karga. So, ang problema nun mga tol, is stator. Yung pinaka-primary niya. Kasi yung iba sinasabi niya na umaandar daw sa kick. Pero sa start, sa push button, ayaw. Eh, tataka sila bakit daw ganun. Sa kickstarter, gumagana. Sa push button, ayaw. Paano naging daw naging sira yung primaries? So, ayun mga tol. Dahil marami na akong na-encounter na ganitong sakit. Kaya suggest ko na lang, 4-pin CDI niya lang gawin natin. Convert na lang natin. Kaysa bumili kayo ng stator nyo na disposable. Ito kasi stock. Malakas pa yung charging system niya. So yan, sasara na namin.
So ito mga tol, nakakabit na naman yung tangke, upuan, bearings. So testingin natin. Susi natin. Ayan. Ay, saw mo. Anak ka. Start. Ayun o. So kanina, kahit ilang ano mong pindutin yung push button, ayaw mag-start sa starter niya, sa push button starter niya. So ngayon, nandun lang siya. One click. So yun mga tol, ganun lang mag-convert ng 4-pin CDI. So ito yung stock niya na CDI. So sana nakatulong tong yung video na to kung paano mag-convert ng 4-pin CDI sa TMX Alpha 125. So ito yung kanyang dating CDI, kinonvert natin ng 4-pin pang ito. Ayan, pang Lipan 110. Ayan. So kaysa bumili siya ng bagong stator na disposable naman, 4-pin CDI niya lang kinabit natin. Ayan. Gumagana siya na siya sa ano, sa push button starter. Tsaka one click na lang siya, hindi na siya mahirap panda rin. So yun lang mga tol, maraming salamat sa suporta. At sa mga bago lang sa akin channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Pakits na rin yung bell button para palagi yung update sa ating videong ina-upload. So yun, maraming salamat and God bless. Ingat.